Sa araw na ito, pag-uusapan natin ang mga pagbabagong magaganap sa MPL Season 6. Kung ano nga ba ang dapat nating abangan at kung ano-ano pang mga katanungan na pwede natin sagutin sa video na ito. Pero bago natin yan pag-usapan, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para mas maging updated ka pa sa mga future uploads natin. Ano pa bang hinihintay mo? Tara! So sa araw na ito, hindi ko muna idadaan sa kwento yung ating video ngayon dahil i-explain ko sa inyo kung ano yung mangyayari sa MPL Season 6. So ang MPL Season 6 nga ay gaganapin sa August 21 hanggang October 11. So yung mga date na yan, ayun yung tinatawag nating regular season. So alamin natin kung ano bang mangyayari sa regular season ng MPL. So alam naman natin na nasa MPL ay mayroong 10 team at hinati nga ito sa dalawang grupo. So meron tayong group A at meron tayong group B. Sa group A nga, makikita natin dito yung Aura PH, Execration, Blacklist International, Bluefire, Next Play Solid. At sa group B naman, andito ang Onyx PH, Bren Esports, Omega PH Esports, BSB at Signal Ultra. So yung pagdating sa bracketing system, hindi lang yan basta-basta hinulaan. Inisip yan nila muntun para maging fair ang laban. So ano ba yung mga rules pagdating sa regular season? So ganito ang mangyayari dyan. Sa group A, maglalaban-laban ang mga teams ng dalawang beses. So ibig sabihin, dalawang beses nilang makakalaban ang mga team sa group A. Ganun din sa group B, makakalaban nila ng dalawang beses ang mga teams doon. So kapag natapos na nilang kalabanin yung mga teams doon ng dalawang beses, kakalabanin naman nila yung nasa kabilang grupo. Halimbawa, itong group A na team, kakalabanin nila yung mga teams sa group B pero isang beses lamang. Isang beses lamang nila makakalaban ang mga grupo sa kabila. So halimbawa, itong group A, pag nilabanan nila yung group B, isang beses lang mangyayari yon. So ibig sabihin, isang beses lang nila paghahandaan ang mga teams na nasa group B. Same thing with group B, isang beses lang nila paghahandaan ang mga teams na nasa group A. So ano yung dapat dito paghandaan ng mga teams? Mas paghandaan nila yung mga kabracket nila dahil dalawang beses nila ito makakalaban. So pagdating naman dito sa Next Play Solid, ang tingin ko ang kaya nilang team dito ay itong Execration, Blacklist International at saka Bluefire. Samantalang itong Aura PH, para lang sa akin to kapatid. Alam ko Next Play Solid ano ako, solid fan, no? Baka hindi nila kayanin yung Aura PH. Pero titingnan pa rin natin yan sa darating na MPL. So kapag natapos na yung regular season, ang gagawin sa kanila ay irarank sila. Bawat teams yon. Sa group A, irarank yung mga teams from top 1 hanggang top 5. Sa group B, irarank yung mga teams from top 1 hanggang top 5. Kung sino yung team na nasa top 5 ng both groups, ay matatanggal sa playoffs. At hindi lamang yon, dahil kapag natanggal ka sa playoffs, automatic hindi ka qualified for next season, which is yung MPL Season 7. Okay? So ano mangyayari sa dalawang team na yon para makapasok uli ng MPL? Dadaan uli sila sa tinatawag nating qualifiers. So ganun kahirap, no? Ganun kasakit kapag natanggal ka sa regular season, dahil yung mga hirap na pinagdaanan ninyo noon is gagawin nyo ulit para lamang makapasok sa MPL Season 7. So alam naman natin na sobrang hirap nga ng qualifiers dahil best of 1 lang yon, no? Hanggat di kayo nakapasok sa main qualifiers, kasi sa main qualifiers best of 3.
And then, ang daming yung pagdadaanan. Kapag nadelikado kayo doon, na-aksidente kayo, hindi laglag na agad kayo. So, mahaba-habang proseso pa para makapasok ulit sa MPL. So, dapat ang gawin ng next play dito is makapasok sila ng playoffs para pasok na rin sila sa MPL Season 7. So, ano mangyayari sa playoffs? Pero bago yan, ang playoffs po ay gaganapin sa October 22 to 25, 2020. Sa playoffs, dito papasok yung top 4 teams ng group A at top 4 teams ng group B. So meron din tayo tinatawag dito na bracketing system. So ang maglalaban-laban dito ay ito. Sa kung sino yung nag top 1 sa group A, kakalabanin niya yung top 4 sa group B. Yung top 3 sa group A, kakalabanin niya yung top 2 sa group B. Yung top 2 sa group A, kakalabanin niya yung top 3 sa group B. Yung top 4 sa group A, kakalabanin niya yung top 1 sa group B. So, anong advantage dito ng mga team na nasa taas? Siyempre, makakalaban nila yung pinakamahinang team na nasa kabilang grupo. So, ayun yung advantage dito ng mga matataas yung rank ng kanilang team. Okay? Kasi malaki yung chance nila na makapasok sa round 2. Kasi mabilis lang nilang matatalo ang mahinang team sa kabilang grupo. At pagdating naman dito sa playoffs, best of 5. So kapag natalo kayo rito, automatic laglag na agad kayo as a team. So ibig sabihin, wala na kayong pag-asa pa para magkampyon. Pero hindi ibig sabihin nun, mawala na kayo ng pag-asa. Dahil qualified na nga kayo para sa season 7 dahil kayo ay nasa top 8 na ng mga overall team ng MPL. So laglagan system dito, kapag natalo sa best of 5, laglag na agad. Hindi ka mapupunta sa lower bracket or anything. Pag natalo, laglag na agad. Bye-bye na agad. Okay? Ang mga nanalo naman ay pupunta na sa round 2. And then, pag nanalo kayo sa round 2, automatic, diretso kayo sa grand finals na merong best of 7, mga kapatid. So, pag nanalo kayo dito, champion, yung matatalo, ay second place lamang. At yung mga natalo sa round 2, maglalaban-laban sila para sa third place. So, ganun yung mangyayari sa MPL playoffs. Meron tayong champion, second place, at saka meron tayong third place. Hindi kagaya dati last season na meron lang tayong champion tapos second place. Okay? So pag-usapan naman natin kung magkano nga ba yung sinisweldo ng mga team sa MPL. So si Munto nagbibigay yan ng $250 every week sa bawat team. Ito nga yung tinatawag niyang weekly allowance. Okay, so kapag may laban naman sila, maglalaan naman si Munton bawat laban sa regular season ng $600. So paano ba yun mahati? So kapag nanalo kayo ng 2-0, automatic mapupunta sa inyo yung $600. Pero pag nanalo kayo sa regular season pero ang score nyo ay 2-1, $400 lang yung mauuwi ninyo. Tapos yung $200 doon sa nakalaban ninyo naka-score ng isa laban sa inyo. So every game meron $600 na binibigay si Munton. Pag natapos naman yung regular season ay pipili naman si Munton ng top 5 players. O ito yung tinatawag natin sa pagdating sa PBA, yung mga mythical 5. So, sino yung mga mythical 5 na yon? Bibigyan ni Munton ng $500 each bilang bonus nila. So, paano ba pinipili ni Munton yung mga ganong player? Siyempre, sa mga stats per game nila bawat laban sa regular season. So, top 5 lamang ang kanilang pipiliin para makareceive ng $500. At hindi lamang yon kapatid, dahil pati yung mga commentator, analyst,
yung mga shoutcaster ay binibigyan din ni Munton ng pera na nagkakahalaga ng $500 bilang bonus din. And then, ano ba yung, magkano ba yung mga prize pool pagdating sa playoffs? Kapag nag-champion kayo, $25,000 ang makukuha ng team nyo. Kapag second place kayo, $13,000. Kapag third place, $7,000. And then kapag fourth place, $3,000. 5 to 8 place, meron kayong $1,500. At hindi lamang yon kapatid, dahil nagbibigay din ng additional si Munton. Kung sino yung nag-MVP sa finals ay makakatanggap ng $1,000. Okay? And pagdating naman sa tax, kung ano yung rate ng tax natin pagdating sa mga ganyang competition ay ina-apply naman doon. So yun yung mga pagbabago pagdating sa mga kaperahan sa MPL. At ang isa pang malaking pagbabago na dapat pag-adjustan ng mga teams ay yung darating ng patch ngayon na 5-man ban. So ibig sabihin, hindi na tatlo ang ban ngayon. Magbaban na ang bawat teams ng 5 hero. So pwede nilang iban lahat ng best pick ninyo. So ito yung talagang malaking challenge na gagawin ng mga teams ngayon. So alam ko yung mga teams ngayon nag-aaral ng mga ibang meta. Pag naban yung ganito, ano yung pipiliin nila or anything. So yun yung mga malaking pagbabago sa MPL Season 6. So kapatid, ano ang reaction mo sa video na ito? I-comment mo sa baba. Maraming salamat. Konting announcement lang mga kapatid. So since nag 100k subscribers na tayo, mamimigay ako ng skin. Pero sa isang condition lamang mga kapatid. So ilalike nyo lang tong Facebook page na to. Makikita nyo sa description box yung link. Okay? E, tapos mag-comment kayo sa post dyan kahapon. I-comment nyo lang yung IGN ninyo. Tapos yung ID number ninyo, i-comment nyo na rin. Then from that, pipili ako ng mananalo ng skin. Kahit anong skin, pwede ninyong i-request. Maraming salamat!